Masaganang araw sa lahat. Ako po si Divining Wilma si Divino, aplikante para sa posisyong Teacher 1. Narito po sa screen ang larawan ng aking malasusing banghay-aralin sa Filipino 8 na siyang aking gagamitin sa pagpapakita ng turo ko ngayon. Magandang umaga, class. Tumayo ang lahat para sa panalangin. Magsiyo po tayong lahat. Mayor, pag-check ng attendance kung may lumiban ba sa aking klase. At pagmasdan natin ang ating paligid kung ito ba ay makalat sapagkat alam niyo naman na ayoko na makalat na classroom. Ngayon, handa na ba tayo sa ating talakayan? Aba, dapat lang. Dapat tayo makinig upang magkaroon ng natutunan. Okay, sa puntong ito, uusan na tayo sa susunod na kabanata. Pero bago yan, maipaparinig ako sa inyo na isang bahagi ng awitin at makinig ng mabuti. Maaari tayong sumayaw. Alam niyo ba ang kanta? Kung gano'n, ano ang pamagat ng awitin? Tama, ito ay Laki sa Layaw. Kung naririnig niyo ang salitang Laki sa Layaw, ano-ano ang pumapasok sa inyong isipan? Okay, ang inyong iniisip ay isusulat niyo sa pisara. Tingnan natin kung tama ba ang inyong mga sinulat. Sino ngayon sa inyo ang makapagbibigay definisyon sa Laki sa Layaw? Okay, ang Laki sa Layaw ay mabisyo, mabarkada, palasa, makasarili at sunod ang lahat ng ninanais. Ganyan ba kayo, class? Ang kakapalang mukha niyo, ha, kapag ganun kayo, kailangan niyo nang magbago. Okay, so bago natin babasahin ang tula, ay bibigyan muna natin ng kahulugan ng mga salitang maaaring makasagabal sa inyong pag-unawa sa tula. Ngayon, sino sa inyo ang gustong sumagot sa mga kasingkahulugan ng mga salitang ito? Pumunta sa harap at bibigyan ko kayo ng puntos. Ihanay ang mga salita sa hanay B na katumbas ng nasa hanay A. Tingnan natin kung tama ba ang inyong mga sagot. Ang salat ay kulang. Ang mababatang ay matitiis. Ang maluluoy ay ikinalanta. Hilahil, daing, mapaglingap, mapangaruga. At ang namihasa ay masanay. Aba, tama kayo, ang gagaling nyo. Marami na kayong alam sa bukabularyo sa Filipino. Napakagaling. Ngayon ay babasahin na natin ang mga saknong sa tula at intindihin natin ang bawat saknong. Basahin natin ng sabay-sabay at madamdamin. Anhin ko pang saysayin ang tinamasang buwa. Nang kabataan ko'y malawig na lubha. Pag-ibig na amay, siyang naging mula. Lisanin ko'y ang gubat na payapa. Okay, ano ba ibig sabihin nito? Sa kanyang kabataan ay lumaki siya sa ginhawa at saya. Kaya nabahala ng ama ni Florante at ipinadala siya sa Atenas upang doon mag-aral at magkamuwang. Okay, basahin natin ang susunod na saknong at aalamin natin kung ano ibig sabihin nito. Pag-ibig anaki aking nakilala, di dapat palakhin ang bata sa tuwa. At sa katuwa ay kapag namihasa, kung lalaki, walang hihinting ginhawa. Ano bang ibig sabihin nito? Tama, ipinaliwanan ng kanyang ama na di dapat palakihin ang bata sa ginhawa upang di masanay at lumaki na walang kaalam-alam sa buhay. Ang kasunod sa akong naman, intindihin natin, ang taong magawi sa ligaya at aliw, mahina ang puso't lubhang maramdamin, inaakala pa lamang ang hilahin na daratnay dinamagpuwang bakin. Ano bang ibig sabihin nito? Tama. Ang batang nasanay na makuha ang lahat ng nanaisin ay kunting pangaral lamang agad magdaramdam. Okay, so naintindihan niyo ba ang saknong na yun? Okay, uusad na tayo sa susunod na saknong. Para ng halabang lumaki sa tubig, dahoy na lalanta, munting di madilig, ikinaluluoy ang sandaling init, gayon din ang pusong sa tuwa'y maniniin. Okay, ano bang ibig sabihin dito? Tama, maihahalin tulad natin sa ito sa isang halamang water lily na kung saan kapag ito ay kinuha natin sa tubig at inilagay sa init ay agad ito
nalalanta. Okay, katulad ito sa isang batang nasanay sa ginhawa. Kunting problema lang, agad nakihina. Okay, yun ang ibig sabihin sa saknong ngayon. Ang kasunod na saknong naman ay basahin natin ang sabay-sabay at nagamdamit. Munting kahirapan ay mamalaking dala. Dibdib palibhasa ay di gawing magbata. Ay bago sa mundong walang kisap mata. Ang taong mayroong sukat ipag-usa. Ano nga bang ibig sabihin dito? Yes, tama. Ang maliit na problema ay mabigat para sa mga kabataang lumaki sa ginhawa. Sapagkat di nila alam kung paano rulutasin ang isang problema kung wala ang tulong ng kanilang mga magulang. Ang kasunod na saknong, ang panghuling saknong, sa tagurit gintong pagmamahal ay sinama sa batang nunukal. Ang iba marahil sa kapabayaan nang dapat magturong tamad na magulang. Hindi na tama class ang sobra para sa anak dahil ito lamang ay nagpapahamak sa kanilang kinabukasan. Naintindihan niyo ba ang dala? Nakuha niyo ba ang kwento? Kung gano'n, ano ang sanhi ng isang bata na laki sa layaw? Ano naman ang bunga sa labis na pagmamahal ng magulang? Talagang naintindihan niyo ang dala? Okay, so napapansin niyo na ba class na ginagamit natin ang salitang sanhi at bunga sa dula? Ano nga bang sanhi? Tama, ito ang dahilan kung bakit nangyari ang isang pangyayari. Ano naman ang bunga? Yes, ito ang resulta o kalalabasan ng mga naturang pangyayari. Tulad ng halimbawa, upang lubos niyo itong maintindihan, ay magbibigay ako ng isang halimbawa at susuriin natin kung nasaan dito ang bunga at sanhi. Pakibasa, sumakit ang aking tiyan dahil marami akong nakain kagabi. Okay, nasaan na dyan ang sanhi? Tama ang marami akong nakain kagabi. At malalaman natin ito na ito ay sanhi dahil sa pangatlig na dahil. O nang. At saan dito ang bunga? Dahil wala nang iba kundi ang sumakit ang tiyan. Okay, dito ang bunga. Ay, lubos niyo bang naintindihan ang sanhi at bunga? Kung gano'n, bakit di kailangang mahirapi ang isang anak sa kaginawaan? Dahil sila ay lalaking batugan. Kung ikaw ay magiging magulang sa hinaharap, paano mo ba palalakihin ang iyong mga anak? Napakagandang sagot, nakikinita ko na magiging mabuti kayong magulang sa hinaharap. And class, nasasabik na ba kayo sa ating susunod na gagawin? Alam ko dahil gustong-gusto niyo ito. Ito yung pagdidebate. Okay. Ngayon, papangkatin ko kayo sa dalawang grupo at magbilang na isa hanggang dalawa upang makabuni ito. Tapos, bubuno tayo ng paksa at ito ang inyong magiging paksa na pagpipilian. Dapat ba o hindi dapat sisihin ng mga magulang sa pagpapalaki sa anak na laki sa layaw? At ang pamatayan natin ay nilalaman, ang kaisipan, kalinawan at kooperasyon. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang maganda ng inyong debate at 10 minuto upang ilahad ang inyong debate. Magaling, bawat grupo ay napapakita ng kagalingan. Talagang ipinaglaban niyo ng buong husay ang inyong paksa. Walang panalo at walang talo sa inyo. Ang sakin lang class ay kayo ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Kaya huwag kayong padadala sa masasamang gawain upang di kayo mapapariwara. Nagkaintindihan ba tayo? Okay, kung ganoon, magkakaroon tayo bukas ng kunting maikling pagsusulit at kailangan nyo ng mag-aral lang mabuti upang magkakaroon kayo ng magandang grado sa Filipino. Para sa inyong takdang aralin ay basahin natin ang ikalabing apat na kabanata. Class, bago tayo magtapos, ano ang gusto niyong kasunduan upang ang napulot niyong aral ay magiging bahagi ng inyong buhay? Cliff? Okay, payag ba kayo sa iminumungkahi ni Cliff? Kung gayon,
inaasahan ko na maisa sa katuparan ninyo ang inyong napagkasunduan. Maraming salamat sa inyong aktibong pakikilahok sa araw na ito.